Hello. Hello, hello, hello. At madaling araw pa lang. Ayan. Pero syempre, magre-record na tayo, guys. Okay? So, since ano naman, Sabado naman, weekend, and mamaya nga is meron tayong lakad, kaya na-apura yung video natin. Ayan. So, syempre, pag-usapan natin for this video is mga top trending stocks sa PSE. And don't forget to subscribe sa ating channel. Kung bago ka pa lamang, click subscribe. Tapos, click all button, ano? Subscribe. Oops, wait lang. Subscribe, tapos click all button. Ayan. So, let's start, guys. Number one is LTG. Okay, for this one, is medyo sideways siya. Okay, so since nung binuhusan noong August 18 dito sa part na to, no? Okay. So, sana lang is ma-filled na yung ito si gap down. Okay. Then, pagka sinilip natin sa RSI niya rito sa daily chart. Okay, wala pa naman halos nangyayari dito, no? Oh, ayan. So, since ano kasi, August 18, guys, lower high, tama, high, lower high, lower high, low, lower low. So, this time is meron na tayong na-create na higher low. Okay? So, yun nga lang, sa higher high is medyo hindi pag ano evident ano. Ayan. So tignan natin. Then sa 4 hour chart, pag sinilip po natin 'to. Okay, so retest, guys. Dito yung possible ano natin. Resistance for LTG, guys, dito. Okay, around here. Okay, so pwede ba rito? I-check nga natin. Let's check. Okay, so possible dito. Sa 8 point, let's say 9. 8.9 yung kanyang resistance. O, ayan. Okay, for now, is medyo pullback siya ngayon. At nag-retest nga doon ano, sa may resistance natin sa price action. Ayan. So, let's see kung siya ay mare-reject talaga dyan. Okay, for now kasi is wala pang breakout to. Ayan, sa lower time frame. So, next natin is TEL. Okay, mga blue chips to ah. TEL, GLO, BDO, di ba? LTG. Tapos TEL, PLDT, guys. Silipin natin sa daily chart. Full screen. Here we go. Okay. So siguro, i-remove drawings natin para mas maganda usapan. Okay, for this one, kay PLDT, guys, kay TEL. So, ang possible support natin for this one is eto. Okay, immediate support, ano? Eto, guys, sa 1654, malapit dyan. And if ever, guys, na hindi mag-hold since, okay, kapapansinin natin is, ayun na siya eh. So, may support eh. Eto. Okay, possible sa 1,600, guys, yung ating next support for TEL. Okay. So, since nung nag-peak dito, guys, May, you know, 2022. So, medyo rounded siya. Rounded top. Okay, saan ba yan rito? Eto.
Okay, so medyo rounded eh. Di ba parang saucer? Ayan, so let's see. Let's see, let's see, let's see. Okay, pagkaganyan itsura. Medyo berry siya no, pagkaganyan guys yung itsura. Pabaliktad eh. Ayan, tapos. So, for our chart, silipin natin. For our chart, lower high. Ayan, no? Lower high, tas hindi pa siya oversold, guys. So, the last time na nag-oversold to is noong July pa. Eto, July. Tapos, yung last, June. Okay, so June ulit, tapos July, guys. 'Di ba? So ngayon is wala pa, pero still nanto bearish to. Lower high 'yo. Oh. May okay, May tapos dito, guys, August. Oh, ayan na. Series of lower highs. Bearish, ano? Very obvious. Short-term bearish. So, next natin is, ito si Globe. Okay, silipin natin ito. Glow, glow, glow. I-upload ko na ito kagad. Right after na matapos yung video. Okay, para safe na tayo. Wala na tayong gagawin mamaya. Oops. Okay, so wag nating burahin yung drawing. Ayan. So based dito, guys, malapit na ulit ma-hit yung ating trend line since nung 2011. Diba? So first touch dito, guys. March ba to? March 2011. Tapos yung next is dito. Malapit, ano? 2016. Next, 2018, guys. Next, 2020. 2021. Ito. Tapos yung last is ito, guys. 2022, August. And possible, ma-hit ulit yan, ano? Okay. So, tignan natin kung mag-hold dito. So, ang support is nasa 1928. Palapit dito, no? Or sabihin na natin sa, ano? 195. Dito, malapit dito sa area na to. Still bearish, eh. So, since nung nag-peak dito, no? Nung 2021 November. Ayun na. Lower highs, tapos, okay, sa part na to, medyo nag-sideways. Ayan, oh. Okay, pa-bounce. Pero, kung papansinin natin, hirap siya, eh. Dito, oh. O, diba? Hirap na hirap, guys, na makapanik dito. Mag-breakout, ano? Oh, ayan. So, bearish pa rin niya pag ganyan. Daily, lower high. Okay. So, yun nga lang dito, hindi pa siya nag-print out ng lower low, ano? Ayan, no? Diba? Then, sa 4-hour chart. Okay. So, I think mas, ano, no, kumbaga, mas reasonable na mag-ano siya. Pag-oversold dito. Diba? Bakit? Para mag-bounce. Diba? Yun naman kasi habol natin dito eh. Bounce play, ano? Ayan. Pero dito sa 4-hour chart, pag sinilip natin yan. So, this is the immediate support. Okay, para sa lower time frame. Ito, guys, malapit dito sa 2080. Okay, pwede dito eh.
Diyan, no? So we have here bounce dito June 2022, tas June din. Okay, twice na bounce, ano? Tapos next dito naman July. Okay, tapos flip August. Ayun, tapos breakout dito, guys, ano? August 11. Ayun, tapos ngayon is retest na ulit siya rito. Ayun, so tingnan natin. Di pa siya over ano dito, sold. Yes, so for our chart. Okay, so next natin is wait lang. All HRC. All HC. Okay, silipin natin sa daily chart. So, sa daily chart, guys, silipin. Okay, possible double, ano to? Double tap. Okay, medyo hirap dito. Sa 3.85, guys, ano? So, on support. Support. Okay, hinapin natin support. Dito, possible. Ayan, sa 3.5, malapit dyan, guys, support. And kasi meron na ditong bounce, eh. Dito. So, we have here the breakout. Tapos, throwback dito sa may previous resistance na naging support na. Ito, sa 3.5. Tapos, bounce, then rejection ulit. Okay? So, sa part na to, if ever na siya ay talaga mag-breakout na, no? Let's say. So, next target is pwede dito. Sa 3.95. Okay, malapit dyan, ano? Or sabihin na natin sa kung sa 4, medyo malayo, eh. So, siguro sa 3.95 na lang. Okay, basta malapit dyan, guys, no? Yung ating target for all HRC. Okay. Tapos dito, since nung nag-peak January 2022, okay, so nag-breakout na kasi ito, eh. Diba? So, breakout. Then, kung papansinin natin, halos ano siya, ano, wala pang throwback to. Okay, so ano lang, kumbaga, medyo ingat lang. Lower high, pero dito is para nagkikreate na siya ng higher low, guys, dito. So, tignan natin, since wala pang throwback pala to. Diba? Ito, oh. Okay, tignan natin. Tapos sa 4-hour chart. So, sa 4-hour chart naman, tingnan natin. Hindi pa rin siya oversold. Ah, diba? So, sa part na to, sa 4-hour chart, medyo nagbabounce si, ano dito, si RSI, ano? Sa 44 to 45. So, ayan. Support to, no? For ayan. Sa ating 4-hour chart. Let's see. Next. Okay, so last 4 na, guys. Next natin, BDO. Wait lang natin. BDO. Tapos punta tayo sa daily chart. Silipin natin ulit. So, based dito kay BDO, meron tayong, ano ba ito? Wait nga lang. Ayan. So, check natin kung may trend line dito. Okay, parang trend line din to, no? Kung titingnan natin, no? Ah, diba? So, we have 1, tapos 2 dito nung February na.
February 2022, guys. Tapos, we have here April 2022. So, yung una is nung way back 2019 pa. Medyo matagal yung difference, ano, nung retest. Ayan. So, sa part na to, okay, tignan natin kung magre-retest ulit dito sa may trend line na yan. And kung magre-retest, possible dito, guys. Okay, malapit sa 132.8 or sabihin na natin sa 133, guys. Okay, pwede ron, ano, dito. Ayan, sa 133. Pwede ron. Tapos, meron tayo dito support since no COVID crash. Ayan, oh. So, trend line to, no? Very obvious. And kung papansinin po natin, so, dito kasi is nalaglag sa may trend line. Ito, oh. Diba, nalaglag. Pero, nakabalik. Ayan. Kung sisilipin po natin, so, this is considered as a flip, guys. So, since nag-breakout dito sa may trend line, tapos medyo nag-bounce naman na, no? Ayan. So, yun nga lang, dapat masustain yan. Okay. So, medyo goods for now. Ayan. Pero dapat is mag-breakout siya rito. Ayan. So, above, ano? I think sa 135 dapat mag-breakout to. Okay, para mabasag na to, no? Ito. Si resistance. Okay, sa diagonal. Next natin is MBT. Okay, silipin natin sa MBT, guys. Last three. MBT. Okay, silipin natin. Okay. Ayan. So, sa part po na to kay MBT. Check muna natin. So, sideways na to. Diba? So, sideways siya right now. And kung papansinin po natin dito, wait lang. So, yan. So, ang pinakamalapit na resistance natin for this one is saan? Saan pwede? Okay, so pwede rito siguro sa previous retest niya. Dito, guys. 54. Resistance, tapos yung next or yung second resistance natin is around here sa 56.5. Support. So, ang support natin dito is possible dito sa 51.75. Ayan. Okay, parang breakout kasi ito eh. Diba? So, breakout dito. Then, medyo sideways siya ngayon. Ito sa MBT, ano? Lower high, lower low. Okay, so dapat nakapanik siya rito, guys. Yan sa part na yan, ano? Downtrend eh. Tapos sa 4-hour chart. So, sa 4-hour chart. So, same lang din. Okay. So, let's proceed. Last two. Last two na patapos na tayo. MREIT. Next one.
tagal mag-save. Paikot-ikot. Yun lang. Yun lang. Ayaws. Wait lang natin. Isa pa. One last try. Okay na. MREIT. Tingnan natin ta. Mga RIT. ARIT, MRIT, SIRIT. Lahat na merit. Ayan. So, this one is MRIT. Silipin natin. Oh, kakaiba ta. Wait lang. 2021 MRIT. So right now is okay, para nagke-create siya ng ano dito bottom. 'Di ba? So medyo kumbaga nire-rate sa ano. Yung ating previous ano rito. Previous bottom, which is malapit po 'yan sa 15.15 guys dito. So right now is nag-create na siya ng lower low. Lower low. Okay, tingnan natin. Sa RSI baka meron divergence possible. Okay, so pwede nga na mag-play out dito, no? Bullish divergence. Ayan, so dito kasi noon June is lubog talaga. Yung kanya RSI. Ayan, tapos ayan, okay, possible higher low to, no? So in short, divergence. Tapos okay, kay MACD rin same lang din. Okay, possible divergence, bullish divergence, ano? Pwede. Ayan. So pwede mag-play out 'yan, guys. Tapos silipin natin yung resistance. Okay, for now kasi yung pinaka-resistance nito major, ano, ang tinutukoy natin, major resistance is here sa 16.1, guys. Ayan. Tapos, kung mag-a-add tayo, okay, possible, eto na eh. Eto na siya. Eto. 15.35. O, dyan, guys. Okay, tingnan natin. If mag-rally pa, pwede mag-add lang tayo. Okay, possible dito, guys. 15.7. O, yan. Kasi maraming bounce dito, eh. Na nangyari, no? July hanggang August. Diba? Ayan. Last natin is SIRIT. SIRIT din. SIRIT. Ayan. So, ito kasi is MRIT. Okay, SIRIT tayo. SIRIT. Okay. Silipin natin. Uso ngayon yung mga RIT, ano? RIT, RIT, RIT. BIRIT. BIRIT. Kantahan yun. BIRIT. Okay. So, kay SIRIT, lower high downtrend, guys, since ano to? February. Lower high, guys, eh. Diba? Bearish. So far, ang natin dito support is saan? Okay, possible dito. Support. 2.3. Okay, possible is mag-bounce na rin to. Pero syempre, yun nga sinabi nga natin kanina. It doesn't mean na ito talaga yung bottom niyan. Si 2.3, ano? It doesn't mean. Okay, still possible na malaglag yan, guys.
Ayan. So, pagka nalaglag, just in case, ano? Okay, for example, so, siya ay nalaglag. So, for sure is magkakaroon yun ng retest dito. O, dyan. Kung saan siya nalaglag. Kasi magsiserve yan as a support. A resistance pala. Ayan, mali ako. Baliktad. Okay. So, for now is bearish pa. Bearish. Okay, tapos dito sa daily chart, hindi pa po siya oversold. Lower high. Ayan, no? Lower high. Lower low. Okay, pababa. Okay. So, I think tapos na po tayo. And see you po sa next video. Bye-bye.